What's up mga kaklista, it's me again, Patrick Patricio. So for today's video guys, makikita nyo sa inyong harapan na si ating trek, yung crank natin, yung crank set o tinatawag. So kasi magpapalit tayo ng chain orientation. So yung nasa harapan na to, lilipat natin sa likod. Okay, so guys, naka voice over lang tayo ah, kasi medyo nasira yung audio nito ng pag-replay ko. So anyway, ayan. So papa-undering ko siya. Kasi nga, nung pag inaangat ko siya dun sa pang ilang speed na, medyo may nagngangal-ngal dyan sa may chainring ko. Nagdidikit na yung sa may dulo niya. Mamaya ipapakita ko yun dyan. Although hindi nyo na maririnig kasi naka-voice over na tayo. So ayan, papakayo no. May tikwas-tikwas siya dyan. Nagngangal-ngal siya, kumbaga. Pero siyang ano dyan, nagtatamaan, may friction. Yan, yan sa speed na yan. Although, hindi tayo masyadong gumagamit niyan dyan. Ano, pansin ko lang yon. So, kaya, naisip ko is, ilipat yung orientation ng chain. Ililipat natin sa likod. So, madali lang naman yan. Ayun, tin mo, tumatama. Yan, so, tin mo, ang laki ng uwang. Kasyang-kasya yung daliri mo dyan. So, yan, ililipat ko niya sa likod. Yan. Yun yung sabi doon sa video. Okay. So, madali lang naman yan guys. So ipapakita natin yan mamaya-maya, konti lang. So ayan. Tatanggalin muna natin dyan syempre yung nag-hold sa chainring. So may mali akong nagawa dyan. Okay. So guys, ingat-ingat lang tayo sa pagtanggal ng ganyan. Kailangan unahin muna nating tanggalin yung kadena bago natin tanggalin yung mga thread. Tinan mo yan, mali yung ginawa ko dyan guys. So yun, inuna ko muna yung thread bago yung mismong kadena, kaya mamaya may kita nyo kung anong mangyari dyan. Okay, so huwag yun na lang gagayahin yun guys ah. Okay, yan. So tinatanggal ko na yung bawat isang thread, yung nut nya yan. So ayan, may kita nyo naman yan dyan. Okay, diba? Isa-isa yan. Tapos meron tayong mahiwagang technique dyan. Imbis na thread locker is, mamaya ay gagamit tayo ng cutics. Tama guys, cutics. Yan ang ginagamit ko minsan sa pag mga ganyang bagay sa mga thread. Pero syempre, pag nakabili tayo ng thread locker, di mas maganda. Yan, so tinan nyo yung mangyari dyan guys ha. Natanggal ko na yung dyan. Pang-apat na tayan. Okay. So, dahan-dahan lang kasi. Huwag ka magmadali. Yan. Tapos, meron pang nag-hold dyan. Yung tumalsik. Yun ang sisilbing thread niya. Okay. Yan. O, last na yan. Hawakan ko yung sa likod niya para hindi sumabay sa ikot. Yung mismong thread. Yan. Tapos, may kita niya naman. 1, 2, bang! Tama? Naingat-ingat guys, baka mamaya ay masugatan kayo o ano. So nakita nyo naman yung ano kanina, yung text kanina doon. So basta ingat lang yan. Yan kanina siya, tapos lilipat natin siya sa likod. So guys, palike and subscribe naman. Okay, thank you. Yan, so tinatanggal ko pa yung mga naiipit na mga ano dyan. So ayan, tinatanggal ko yung may naipit na isang thread. Medyo matigas siya dyan. So pinukpukpuk ko dyan sa dyan. Ewan ko ba't yan na pinamit kong pangpukpuk. Sheesh. Ayaw patanggal eh oh. Tigas. Okay, matatanggal din natin yan. Relax lang kayo. Matatanggal din natin yan. Okay. Yan, yan. Ano bang gagawin ko dyan? Nakalimutan ko na yung pagtanggal nito eh. So hintay-hintay lang tayo guys. Tatanggalin din natin yan. Mamaya matatanggal natin yan. Okay? Yan na. Malapit na yan. So yan na nga. Matanggal ko na. So ngayon, lilipat na natin yung chain orientation niya. Dati siyang nasa harap. Yan. Ganyan siya dati. Okay, so ngayon
ililikod mo lang. Yun. Yan. Konti pa. Konti pa. Ayan. Ganyan. Lalagyan natin siya dyan. Okay. So, ayan na. Ganyan lang siya. Tapos, lalagay na natin yung thread. And not. Balik. Ganun lang ulit gagawin natin. Ibabalik lang natin siya. So, gagamitin natin siya ng mga mahiwagang technique dyan. Papakita ko na ba dyan? Ayan! Ang mahiwagang technique. Pwede ka pang mamili ng kulay. Yan. Kung gusto nyo gumamit yan, okay naman yan. Walang problema. Cutix. So, kupitin nyo lang yun sa mga misis nyo o sa mga kapatid nyo, sa jowa nyo o sino man. Sheesh! Yari kayo. Huwag lang kayo papahuli, ah. Ayan, grinder is life. Nangyananga grinder. So anyway, ayan na. Malagay na natin yung cutix. Anong kulay ba yung nilagay ko dyan? Color gray ata yan. Color gray. So guys, tingnan nyo na lang. Ayan. Okay. Like and subscribe. So ayan, malalagay na lang tayo ng ating mga knot. Ayan, naka timelapse na yan. Bilis. Ayan. Nagawa ko na kagad. Bilis, di ba? So, ayan. Nakikita nyo naman. Ayan. Nasa likod na yung ating chain ring na 34 tooth. Okay. Ayan. So, medyo sumikip na yung uwang dyan. And at the same time is, hindi na siya maingay doon sa, hindi na siya nagngangalingal doon sa ano natin. May chain ring. Hindi na siya nagkakaroon ng konting friction. Okay. Yan, dyan. Di na siya masyadong tumatama dyan. Although, di ko na siya mapaparinig ka sa inyo kasi nga naka-voice over na tayo. Gawa ng audio natin is medyo nagka-problema. So, pasensya na guys. So, at least, nagkaka-idea ko yun kung ano yung ginagawa ko dyan sa video na yan. Okay. So, ayan. So, nilipat ko lang naman yan. Dyan. So, tapos, so, hindi ko lang alam kung sa lahat ng crankset or chainring is pwedeng gawin to. Okay, so i-check nyo na lang kung applicable to sa ibang chainring o sa inyong crankset. Okay, so i-check nyo na lang. May kita nyo naman yan kung pwede. So kung pwede, pwede nyo sundin yung ginawa ko. Kung hindi, oh. So another ano na lang, another thing na lang kung paano nyo gagawin yun. Okay, kasi merong type na crankset na hindi napapalitan yung chainring. Parang naka-fix type siya. Okay. So, ayan. Okay na yan. So, ano bang gagawin ko dyan? So, siguro yun yan. Tapos na siguro to. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood nyo. At kung may natutunan kayo dito sa aking video, please like and subscribe naman guys. Maraming salamat. At see you soon guys sa Pilipinas. At mag-ride tayo doon. Okay guys? Maraming salamat, God bless, and ride safe. Sheesh!